Eh, hindi ko naman binenta. O anong nangyari? For content? For the content lang yun. Binuking ni Juliana Pariskova Segovia si Boss Toyo sa interview ni Ogi Diaz sa kanyang YouTube channel. Scripted lang pala at for the content lang pala ang pagbebenta niya ng kanyang corona. Yung kanyang napalulo na corona sa Miss Q&A sa 8 Showtime. Kaya panoorin po natin to. Kasi iniisip nila, kaya ka naghihirap. Kasi binibenta mo na yung mga corona mo sa napanalo naman sa 8 Showtime. Hindi ko naman binenta. O anong nangyari? For content? For the content lang yun with Boss Toyo. Actually, si Boss Toyo kasi that time, inaawitan niya ako ng inaawitan na mag-collab kami. Eh, hindi naman ako nag-vlog. Hindi ko pa siya kilala. So, doon ko lang nalaman na nung inaral ko na sino ba to si Boss Toyo. So, nakita ko na meron siyang Pinoy porn star na nagbibenta ng mga gamit. Ganyan. So, sabi ko, ba ang naisip ko, actually ako rin naman nakaisip ng content na sabi ko ang pwede natin i-content since nabili ko ng mga benta, eh di ko nari bibenta ko sa yung corona ko ng Miss Q&A. Yun lang, for the content lang yun. Kupapatayin ako ng nanay ko pag binenta ko yung corona ko. Totoo? Oo, ayaw niya. So sobrang inaalagaan niya yun as in. So hindi totoong nabenta ang mga corona. Ito yung corona ko ng 10 days, ayan, 10 yan, kompleto pa rin. Ito yung grand finals, mga award, barangayan, ayan. So actually, maraming pang trophy dito, mga barangayan ko, pero nakatabi na lang siya. Ilan lahat yan? 14? Eto, 10 plus ito. Dahil sa revelation na yan ni Juliana, pwede tayong mag-isip na baka yung mga ibang nagbebenta din doon kay Boss Toyo ay scripted din. Nung unang napanood ko siya, wow, ang yaman-yaman niya. Saan kaya siya kumukuha ng pera, di ba? Ang nakikita ko po dyan, mga kamarites, either for the content lang, number one. Number two, para ma-promote yung product. Kasi kung dumaan na kay Boss Toyo, mapopromote yun, pwedeng maraming mag-interest na bumili. Diba? At number three, para lang sumikat, magpasikat. Yun. Kung kayo po mga dyan, mga kamarites, kung meron ba kayong idea, ano po ang masasabi nyo sa revelation ni Juliana, just comment down below at pag-usapan yan natin sa comment section.